Marsing, Nita. Patawarin niyo na ako sa ginawa ko sa inyo. Total, magkakaibigan naman tayo. Ay, Rhoda, kahit kailan hindi mo kami tinuring na kaibigan, ha? Minaliit mo kami, tinapak-tapakan. At ngayon na medyo nakaangat na kami, kulang na lang halikan mo yung mga paa namin. Kaplastika ang tawag doon. User ka! Mabait ka lang doon sa mga mapapakinabangan mo! Babawihin ko na itong bahay na to! Lumayas ka na! Babayaran ko to kahit triple! Eh, saan naman ako sinabi? Wala akong pakialam! Kayo kung ano-ano na sinabi niyo sa akin, ano? Pero hindi ako papayag. Akin ang bahay na ito! Gusto mo itong bahay na to? Sige, sa'yo na! Isaksak mo pa sa baga mo! Pero bahay lang ang mapapasayo, hindi yung mga gamit! Opo! Sige pa, dadasing! Ano? Sandali lang! Oy! Hindi! Kunin yung mga gamit! Lakit dito na, ha? Huwag! Kasing yan! Huwag! Huwag yung kunin yan! Tapi ka na! Huwag yung kasing! Huwag yung kasing! Huwag yung Roda! Baka yung haris na yung kasang tangan! Hindi yan! Hindi yan! Hindi po! Labas lang! Mga kapit bahay! Kasing yan ang biyaya! Namili na rin niya kung anong bakit nila! Madyang kuna kayo! Akin na yan! Ano yung kuna? Kaming minyo na bakit sa tanak mo? Walang yan kayo! Hoy! Hoy! Bahay! Kayo. Yung t-shirt na yan. Ano? Kay Edwin yan. Huwag mo nang pag-interesan nito. Ba? Ito na lang meron ako. Huwag pa rin mo! Mahawa kayo! Mahawa kayo! Matupad mo na ang gusto mo. Wag! Sa'yo na tong bahay na ito. Pagkakataon mo na para pagsisihan ang ginawa mong pang-aapi sa amin at sa iba pang mga taong sa tingin mo ay mas maliit kaysa sa'yo. O ngayon, naramdaman mo na kung paano maapi! Marcin at Sinita! Ang mga kapitbahay! Kamusta na kayo? Ako! Nita, Marcin! Mang Marcin, ang ganda naman ang dami ko. Grabe, Ed, ako! Salamat naman sa Diyos, malakas ka na, no, Marcin? Oh. At saka... Ako, grabe! Ang gaganda ng asuot niyo! Ang maayos na buhay niyo! Ito si Nita, ginulat mo ako. Kala ko naglakad yung Santo Niño ko. Grabe, kamusta na kayo? Eh, ito nga, gaya na sinabi mo. Maayos na. Kita naman. Kayo, kamusta na? Ako eh, mabuti naman. Eh, ito. Pareho pa rin, wala naman nagbabago. O, Nita Marcing, babalik na ba kayo sa pwesto nyo? Noy naman, sa tingin mo ba itong itsura namin to eh, magtitinda pa kami sa palengke ng tingi-tingi. Iba na negosyo namin. Nagpapautang kami. Yan, baka kayo gusto nyo umutang. Nandito lang kami. Nako, eh, hindi naman namin kailangan, Marcing. At saka mahirap yan, utang-utang. Ay. Malulubog ka lang dyan. Oo, oh, maliit lang yung interes na hinihingi ko. Oh, kung sakaling magipit kayo, kailangan nyo ng konting puhunan na extra, lumapit kayo sa amin. Iba talaga pag yumayaman, ano? Nag-iiba ang negosyo. Oo, hindi kailangan namin kumita kahit konti. Kasi nakakahiya naman dun sa manugang namin na nagpahiram ng pera para sa negosyo namin. Manugang? Bakit sino sa anak niyong nag-asawa? Si Mukang. Ha? Talaga? Si Mukang? Eh, ama, Marcing, si Mukang... Marites, ang importante, gumanda ang buhay namin. At nandito kami ngayon para... para tumulong naman sa iba na gumanda ang buhay nila. Ay, kaya kung medyo magipit kayo at kailangan ninyo ng tulong, lumapit kayo sa amin. Alam mo, noong nakulong ako,
Pinangako ko sa Diyos na hindi na ako gagawa ng kasalanan. At pinagsisihan ko na ang lahat ng mga kamaliang nagawa ko. Pero ngayon, gagawa ko ng isang kamalian na wala namang dahilan. Tanggol, kapag hindi mo ginawa to, pabalikan ka ni Chief Espinas. Gagawin niya yung mga sinabi niya. Papatayin niya yung mga kaibigan mo. Gagawin niya yun kapag hindi ka sumunod sa mga pinapagawa niya. Ikaw, bakit ginagawa mo to? Simple lang. Nakabawa ng mga paa namin sa hukay. Si Chief Espinas ang pinakamakapangyarihan sa kulungan. Wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanya. Una nga, hindi ko rin masikmura. Pero nung tumagal, sanay na rin. Inamani ko na lang. Pangit mang isipin, pero nakikinabang din naman kami. Dahil binibigyan kami ni Chief Espinas, uwing nagbabayad sa kanya mga nag-uutos na pumatay. Ang buong kulungan nakikinabang. Dati na mo, maayos yung kulungan natin, tahimik. Dahil dito yun. Kaya huwag ka mag-alala. Sa una lang yan. Ang importante, mapatay natin si Congressman Sevilla. Maayos ka, baka dahil sa'yo sumablay pa tayo at mapahama ka. Kailangan natin ang masasako. Pwede na to. Baba! Akin yung helmet nyo! Takbo! Dito na ako sa third floor. Pulis dito sa third floor. Pero hindi pa namin nakikita ang kwarto ni Amanda. Nakalagay ni Jane lahat ng detalye, pati room number, pati pangalan ng pasyente. Ito! Amanda. Primo, alam na namin ang kwarto ni Amanda. Room 311. Nasa room 311 si Amanda. Nandun siya. May isang araw sa buhay ko, kailanman, hindi kita minahal. Hindi kita iniwan dahil pinagbantaan mo ko. Napapatayin mo ang pamilya ko. Pero kahit nung nakulong si Primo, wala akong ibang minahal kundi siya. Tay na si Primo! Wala na magmamansay katulad na pagmamahal ko. Wala ka ng ibang mamahalin kundi ako. Isa lang ang nararamdaman ko sa'yo. Galit. Sana pinatay mo na lang ako para hindi ko na nakikita ang pagmumukha mo. Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! General, tungkol po kay Primo.
at mga katamahan niya. Pinagmobilize ko na mga tao para mahanap siya. Sige. Siguraduhin niyo yung mahanap yung mga tarantado niya. Handa ako magbigay ng pabuya. Kahit magkanong halaga, malaman niyo lang kung saan niyo makukuha ang mga tao niya. I want them dead or alive. Kopya po, General. Kaya nga kami nandito ngayon, Illusion. Dahil talagang gusto namin malaman kung nandito ka at paano ka namin iligtas. Paano kayo nagkasama? Hindi ba patay na siya? Mabang istorya at si Primo magtataka sa'yo. Buhay si Primo. Buhay si Primo. Nakaligtas sila lahat sa ambus. Huwag kang magpapahalata kay Agustus. Ha? Kailangan huwag niyang malaman na plano ka namin sa Gipil. Ha? Ngayon, babalikan ka namin dito, ha? Ililigtas ka namin, ha? Ha? Yuli, andyan ang pusal. Ba't andyan pa yung mga yan? Hindi ko alam, sir. Ha? Ba't andyan pa kayo? Ala, nais lang. Diyan na. Tapos na. Ay, magandang araw po, sir. Kumain ba ang pasyente? Iniwan ko yung pagkain niya. Utos po ni Doc po. Mauna na ako, sir. Sige. Yeah. Confirmado. Buhay si Amanda, nandun siya. Kaya alam, tama siya ng baril eh. Hayop na Agustus na yan. Kung kailan ang lapit-lapit, hindi ko siya magantihan. Ang ganda mo naman. Ano pangalan? Maria. Maria? May kasama ka ba? Ako lang mag-isa. Ha? Huh? Tamang-tama. Kagabing-kagabi pa ako, mainit ang ulo ko. Pwede ka ba? Oo naman. Magkano? Kung magkano kaya mo. Sa ganda mo yan. Kahit magkano, ibigay ko! Sandali! Masyado ka naman nagmamadali. Bilisan na natin. May naghihintay sa akin. Halika na, sandali lang to! Bakit? Yan ba ginagawa mo sa lahat ng babae mo? Ano ibig sabihin? Hindi ako nagpunta dito para magpagamit sa'yo. Ano? Nagpunta ako dito para patayin ka! Sino ka? Bakit mo ko mapatayin? Wala akong atraso sa'yo! Hayop ka. Marami ka ng taong pinahirapan. Marami ka na rin babaeng inabuso. Kaya dapat lang sa'yo mamatay! Huwag. Huwag mo ko patayin. Marami akong anak. Kailangan panlila ako. Maawa ka sa akin. Pasensya ka na, Congressman. May nagbayad na para patayin ka! Maawa ka sa akin, wa! Ay,
Bubbles? Bubbles! Si Congressman Sevilla. Bubbles, masyado silang marami. Agabyado tayo. Hindi pwede! Kailangan siya mamatay ngayong araw na to.